ka ba, Nando? Ang galing mo talaga. Imbitahin kita sa birthday ko. Pero ibigay mo muna sa akin ang number mo. Talungin niyo kay Maria de Los Angeles. Alam niya yun. Ayaw mo lang sigurong ibigay sa amin, ha? Hindi naman. Hindi ko lang matandaan. Nasa iyo naman ang number ko. Tawagan mo na lang ako. Siyempre naman. Sige, ha? Salamat sa pagkatid, ha? Basta. Ihatid ka namin kahit saan. Napakagwapo mo. Sige, kailangan ko nang bumaba. Susunod na lang, ha? Sa dalawa, tatlo. Sige, timbong, alaming bumba! Sige na, Marco. Pumayag ko, no? Sige na. Alaming bumba! Nando! Nando! Ingat! Aha! Oh, ano yun? Ang gwapong binatil yung pinupunta ni Maria ang taga-baryo lumalabas kapag wala siya sa kanila. Nakita mo sana kung paano siya paghahalikan ng mga babae naghatid sa kanya sa baba. Ba, maganda yun kung ganun. Pwede tayong magkapera sa kanya. Mm-hmm. Sa tingin ko, yung allowance lang niya ang pera niya. Kukunin natin yun sa kanya. Para hindi malaman ng mama niya na siya ay nakikipagharutan sa mga babae. Ay, dumating na ang anak ko. Narito na po ako. Ay, anak ko. Bendisyon, Ninong. Pagpalain ka ng Panginoon. Tignan mo siya, kumadre. Tignan mo kung gaano siya kasaya. Mukha yatang nasiyahang ka ng husto, anak. Narinig pa namin nag-cheer sila para sa'yo. Halika nga rito. Nag-enjoy ba ang anak ko? Opo, ang saya-saya ko po. Mababait silang lahat, Mama. Hinatid pa nga nila ako ng kotse sa harap mismo natin. At lahat po sila, gusto nila akong makasama ulit. Ay, kainam naman, ano? Teka, ina, anak. Nakipagsayaw ka ba? Nung una po, hindi. Kasi naiilang po talaga ako. Pero sa kalaunan, nakipagsayaw na rin po ako. Lalo na po sa may-ari ng bahay, kay Pili. Pero yung nag-imbita sa akin, masyado po siyang seryoso. Naiiba siya. Iba siya sa kanila. Pero alam niyo, sinabi sa akin ni Pili, na yung gusto ko raw may gusto rin sa akin. Talaga, Nando? Pero hindi ako naniwala sa kanya. Si Maria de Los Angeles po ay maganda at maraming nanliligaw sa kanya. Pero baka naman ikaw ang natitipuan niya, inaanak. Sigurado. Ay, naku, Ninong. Huwag niyo pong sabihin sa akin yan dahil baka umasa lang ako. Ah, pero ito lang, anak ko. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo dahil lang sa babae, ha? Ay, syempre hindi, Mama. Nakakaya naman kay Senyora Maria na marami na nagawa para sa akin. Sige, abangan na lang natin kung tatawag po ang crush ko. Eh, paano kung hindi siya tumawag sa'yo, iho? Siguradong malulungkot po ako, naku, Ninong. Hindi naman pwede yun. Dahil hindi naman pwedeng maging malungkot ka ng dahil sa babae lang. Alam ko naman po na bata pa ako, Ninong. Pero sa tingin ko, kung magmamahal man ako ng isang babae, siya na po siguro ang mamahalin ko habang buhay. Nasira yung plano. Pero sigurado ka ba na siya ang lalaking tinutukoy mo? Opo, sigurado ako. Muntik na nga niyang sabihin sa akin kung anong namamagitan sa kanila ng mami ko. Seryosong problema nga ito. Nakakagulat na sangkot ang iyong mami sa pangyayaring tulad nito. Sigurado po ako. At dahil sa pagmamahal ko sa daddy ko, kailangan ko na talaga silang paghiwalay yung dalawa. Kung kilala niyo lang siya, Ma'am Veronica, hindi niya to deserve. Hindi dapat nangyayari sa kanya to. Napakabait niya. Seryoso. Pero wala siyang kaalam-alam. Ganito, tita. Ano kaya kung mag-abroad kayong dalawa ng mami mo? Ay, bakit naman, senyora? Kinuhanan niyo pa ako ng kasama. Napagkasundoan natin na hindi kakikilos. Huwag ka na makipagtalo. Table napkin, opo, please. Kung ganun, di mananahimik na lang ako. Agrippina, may mga gusto lang akong itanong sa'yo. Sige lang po, ano po yun? Una sa lahat, tandaan mo, kahit na sino wala dapat makaalam ng tungkol kay nandito, pati na ang pagbisita ko rito araw-araw. Kahit na simula ngayon, bihira na akong pupunta rito. Meron ba kayong problema? Marami. Sa bahay namin, nakikiusap ako sa'yo bilang isang magulang na huwag mong hahayaan na magpabaya sa pag-aaral si nandito. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po yun. Saka, ayokong malaman ng asawa ko o ng anak kong babae kung ano ang katotohanan. Alam mo naman na kung ano mga binilin ko sa'yo.
Kapag may taong pumunta rito at magtanong ng kung ano-ano tungkol dito, pakiusap, wala kang sasabihin ng kahit ano, Agrippina. Huwag po kayo mag-alala, Senyora. At bawal din magkwento si Nando tungkol sa akin. Alam ko kung gaano siya kasaya, pero alam mo naman ang ibang tao at kapag hindi nila naintindihan ang sitwasyon, gagawa sila ng kung ano-anong kwento. Kung minsan, mas malala pa. Kaya nga, Agrippina, mas mabuti pa na panatilihin na lang nating isang sikreto ang lahat ng ito. Pakiusap. Pumunta kayo ng Europe ng mami mo, ng daddy mo, ng mga ilang buwan. Nang sa ganon, mapilitan ang mami mo na lumayo sa lalaking yon. Kapag nagkalayo sila, makakalimutan niya na ito. Maganda nga po yung idea niyo, ma'am. Susubukan ko po ngayon na kumbinsin si daddy na pumunta kaming tatlo sa Europa. Kailangan papirmahan. Hello, Miss Roberta. Hello, tita. Kakausapin mo ba ang daddy mo? Opo. Nariyan ba siya sa loob? Sasabihin ko sa kanya. Ah, hindi. Ah, sasurpresahin ko siya. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko po kayo makausap, daddy. Ganyan. Ganyan nga ang gusto ko sa'yo, anak ko. Palagi nakangiti, hindi nakasimangot. May gusto po akong itanong sa inyo. Sabihin mo. Matapos kong makita muli ang ngiti mo, susundin ko lahat kahit ano pa ang gusto mo. Promise po? Pinapangako ko. Eh kasi gusto ko po kayong iyayain na pumunta sa Europa. Ikaw, ako, at si Mami. Kumusta, kumadre? Galing ba rito ang senyora para pag-usapan ng natitipuan ni Nando? Hindi namin pinag-usapan yon. Sinabi niya lang sa akin na kung may nagtatanong ng tungkol sa kanya at kay nandito, wala akong sasabihin na kahit ano. Tama naman siya, kumadre. Mahirap magtiwala sa iba. Lalo na kung may gusto silang malaman tungkol sa'yo, gagawin nila ang lahat para doon. Teka lang, sinabi niya ba sa'yo kung kailan niya sasabing kinando ang totoo? Pwes, hanggang siya ay maging maayos na at edukado, sa tingin ko, tama lang naman yon. Gusto ko makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang dalawang mahusay na ina. Iba naman ang gusto ko malaman, kumpadre. Ano yun, kumadre? Kung sino sa dalawa ang mas mahal ni nandito. Kahit mga dalawang buwan lang po. Paano ang pag-aaral mo? Total, hindi naman ako makapag-aral kasi ninenervyos ako. Sa tingin mo ba, sasama ang mami mo sa atin? Sasama po siya. Paano kung hindi? Pilitin niyo siya, daddy. Kailangan niyang sumama. Kahit na ayaw niyang sumama sa ating dalawa.